Napatunayan na natin na matindi talaga ang pagkakabuklod ng isang pamilyang Pilipino. May mga pagkakataon na kahit meron na tayong sariling pamilya ay nananatili pa rin tayo sa poder ng ating mga magulang. Kung titignan ay maganda ang bagay na ito dahil may dulot itong magandang benepisyo sa mag-asawang nagsisimula pa lamang. Meron kayong kahati sa mga kailangang bayaran, may makakatulong kayo sa pag-aalaga ng inyong anak at mas makikilala mo ang mga magulang ng taong iyong pinakasalan. Ngunit paano kung mabigat ang loob sa'yo ng iyong mga in-laws? Makakaya mo bang magtiis na makasama sa isang bubong ang mga taong ayaw sa'yo? Alang-alang sa pagsasama ninyo ng iyong napangasawa. Dear Papa Dudut, bago ko simulan ang aking kwento ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Gusto ko rin pong sabihin na malaking bagay ang nagagawa ng mga kwentong pinapakinggan ko sa inyong YouTube channel. Dahil dito, ito po ang nagsisilbi kong libangan kapag wala akong ginagawa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jenna. 28 years old, Papa Dudut, at meron akong isang anak na lalaki at isa akong plain housewife. Ang asawa kong si Jordan ay nagkatrabaho sa isang kilalang brand ng sasakyan bilang isang sales consultant. Noong magkasintahan pa lamang kami ni Jordan ay napansin ko na ang pagiging malapit niya sa kanyang nanay na si Aida. Pero ang bagay na yon ay isa sa mga dahilan kung bakit ko siya minahal dahil naniniwala ako na mabuting tao ang isang lalaki kapag maganda ang relasyon niya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Madalas kapag magdedesisyon siya sa isang bagay ay palagi niyang sinusunod ang opinyon ng nanay niya. Kaya nang bago kami nagpakasal at sinabi ng nanay niya na sa mga ito muna kami maninirahan ay walang pagdadalawang isip na pumayag si Jordan. Hindi niya alam pero nagdamdam ako sa kanya noon. Hindi man lang niya kasi hiningi ang opinyon ko kung payag ba ako sa ganong klase ng setup. Bilang mapapangasawa niya sana ng time na yon, sana man lang ay tinanong niya ako. Nilawakan ko na lamang ang aking pangunawa at baka gusto lang din ng family ni Jordan na makasama siya bago kami maghanap ng sarili naming bahay. Ang balak sana namin noon ay mangupahan muna habang nag-iipon ng pang-down sa bahay. Masasabi ko na hindi talaga kami naging handa sa buhay pagkatapos ng kasal, Papa Dudut. Mali rin ako sa part na yon at inaamin ko yon. Mas inisip namin ang magarbong kasal kesa sa magiging buhay namin pagkatapos. Naisip ko rin noon na kahit paano ay magandang ideya na rin sa mga biyanang ko muna kami tumira ni Jordan. Para wala kaming binabayaran na renta, mas makakapag-ipon pa nga kaming mag-asawa. Yun nga lang medyo natakot at kinabahan ako nang malaman na titira ako kasama ang pamilya ni Jordan. Nakakausap ko naman sila pero hindi ako gaano ka-close sa kanila lalo na sa nanay ni Jordan na parang ayaw sa akin para sa anak niya. Siguro iniisip niya na hindi ako kagaya nila na may kaya sa buhay. Tindera sa palengke ang nanay ko at ang tatay ko naman ay tricycle driver, Papa Dudut. After ng kasal ay lumipat na kami ni Jordan sa bahay nila. Bukod sa mga magulang niya ay makakasama ko rin doon ang panganay niyang kapatid na babae na may isa ng anak na babae na 8 years old. Ang asawa nito ay nasa abroad at doon nagtatrabaho. Meron silang isang kasambahay na babae na nasa early 40s na. Madalas ay wala ang tatay ni Jordan, isa kasi itong civil engineer, na palaging may mga project na tinatapos kaya minsan lang naming makasama sa bahay. Sa unang linggo ng paninirahan ko sa bahay ni na Jordan ay wala akong naging problema. Naka-leave pa kasi sa trabaho si Jordan kaya palagi kaming magkasama. May sarili siyang kwarto at doon kami natutulog. Ngunit unti-unting sumulpot ang problema nang magbalik sa trabaho niya ang aking asawa, Papa Dudut. Love, kinakabahan ako.
Babalik ka na kasi sa trabaho. Hindi pa kasi ako sanay kina mama mo eh. Sabi ko sa kanya isang gabi bago siya muling magtrabaho. Wala kang dapat na ikabahala. Mabait si mama saka yung kapatid ko. Tapos maaaliw ka pa sa anak niya. Sobrang bibo nun. Saka nakita kong magkakasundo naman kayo eh. Tugon pa ni Jordan. Huwag ka sanang ma-offend pero feeling ko kasi ayaw ng mama mo sa akin eh. Kahit noong hindi pa tayo kinakasal. Naalala mo nung binigyan ko siya ng damit para sa birthday niya? Nakita ko na basahan na lang yon sa kusina. Wika ko. Hindi ko na sinabi kay Jordan ang makailang beses na pinaparamdam sa akin ng nanay niya na parang hindi ako kabilang sa kanilang pamilya. Baka kasi hindi nakasya sa kanya. Mas okay na mapakinabangan pa kaysa itapon, hindi ba? Pagtatanggol pa ni Jordan sa mama niya. Saka huwag ka mag-alala. Kapag may hindi magandang nangyari ay magsabi ka sa akin. Ako ang bahala sa iyo habang nandito pa tayo sa bahay ni na mama. Pinanghawakan ko ang sinabing yon ni Jordan, Papa Dudut. Umasa ako na siya ang matatakbuhan ko sandaling kailangan ko ng tulong. Umasa ako na siya ang magiging protection ko sa kahit na sinong tao dahil sa mag-asawa kaming dalawa. Kaya nang bumalik na siya sa pagtatrabaho ay ginawa ko ang lahat upang hindi maging pabigat. Kahit na hindi na ako inuutusan ay kumikilos ako at tumutulong sa gawaing bahay. Siyempre nakikitira lamang ako roon, kaya ako ang dapat na makisama. Pagkatapos naming kumain ay ako ang nagpresentang maghugas ng mga pinagkainan. Sa umaga pagkalis ni Jordan ay nagwawalis na ako ng paligid ng bahay. Sa paglalaba ay tinutulungan ko ang kasambahay nila para mas maging mabilis na matapos. Ang hindi ko nga lang kayang gampanan ay ang pagluluto. Aaminin ko na wala talaga akong talent pagdating sa kusina, Papa Dudut. Pero dahil alam ko na isa na akong misis ay kailangan ko na mag-aral ng pagluluto. Kaya kapag merong pagkakataon ay nagpapaturo ako kay Manang Sally. Kahit ba simpleng adobo ay hindi ka marunong, Jenna? Tanong sa akin ni Aida nang kumakain kami ng hapunan. Ako kasi ang nagluto ng adobong baboy pero tinulungan ako ni Manang Sally. Hindi po talaga, mama. Kahit anong subo ko ay hindi talaga ako masarap magluto. Mabuti at inalalayan po ako ni Manang Sally kaya hindi naging disaster yung adobo. Sinubukan ko pang magbiro. Jordan, sino ba yung ex mo na masarap magluto? Yung kapag nagpupunta rito ay palagi may dalang ulam o kaya ay cookies at cake? Tanong ni Aida kay Jordan. Si Maylin yun. Nag-aral kasi yun ng pagluluto eh. Pero nakita ko siya last time sa Facebook, ang bongga na niya ngayon. Head chef na siya ng isang cruise ship. Paniguradong ang laki ng sinasahod nun. Ang ate ni Jordan na si Alice ang sumagot nun. Ang swerte naman pala ng mapapangasawa ni Maylin. Ito kasing si Jordan eh, turan naman ni Aida. Ma, wag na natin pag-usapan yung wala dito, pwede ba? Naiiritang pakiusap pa ni Jordan. Tumigil na sina Aida at Alice sa pag-uusap tungkol sa ex ni Jordan. Hindi ko alam kung sinasadya ba nilang dalawa yon ang maging topic pero masyado akong naapektuhan, Papa Dudut. Nanliit ako at lihim kong ikinumpara ang aking sarili sa sinasabi nilang ex ng asawa ko. Upang ipakita sa pamilya ni Jordan na karapat dapat ako sa kanilang anak ay mas lalo kong sinipagan sa gawaing bahay. Halos wala na akong pahinga at natutuwa naman si Manang Sally dahil nababawasan kahit papaano ang kanyang mga gawain. Naawa rin kasi ako sa kasambahay lalo na sa tuwing dumadaing siya sa akin na masakit ang kanyang katawan. Ngunit ang pagiging sobrang masipag ko palagi ay hindi kinakatuwa ng aking biyanan, Papa Dudut. Jenna, napapasobra yata ang sipag mo. Huwag mo namang agawan ng trabaho si Manang Sally at sayang ang pinapasahod ko sa kanya. Noon naman ay mahinahong sabi ng mama ni Jordan sa akin nang makita niya akong nagkukuskos ng sahig sa banyo. Halos 3 buwan na simula nang tumira ako sa bahay nila, Papa Dudut.
Nawa po kasi ako kay Manang Salim ha. Palaging sumasakit ang likuran niya. Magalang kong katwiran. Eh kahit na. Trabaho niya ang magsilbi sa atin kaya huwag mong pakialamanan yan ha. Mamaya baka isipin ni Jordan na inaalila ka namin. Kami pang lumabas na masama sa anak ko. Seryosong sabi pa ni Aida. Eh sige po mama. Hayaan ko na lang po si Manang. Pasensya na po kayo. Paghingi ko ng paumanhin. Saka nakapagtapos ka ng pag-aaral ng education, hindi ba? Ayaw mo ba na magtrabaho para makatulong kay Jordan? Para hindi ka palagi nandito sa bahay lang? Ang sabi pa niya. Ang gusto po kasi ni Jordan ay huwag muna ako magtrabaho kahit na isang taon. Para raw po makapag-focus kami sa pagkakaroon ng anak. Yun po ang napagkasunduan namin mag-asawa. Nahihiya kong tugon. Anak, magbubuntis ka na kahit na wala pa kayong sariling bahay. Bahala kayo sa buhay ninyo. Baka sabihin mo ay nakikialam ako ha. Nakaismid niyang wika. Pabor sa akin ang gusto mangyari ni Mama Aida, Papa Dudut. Sa kanya na mismo nang galing na huwag na akong tumulong kay Manang Sally sa mga gawaing bahay. Mas makakapagpahinga ako at magkakaroon ng oras para sa aking sarili at kay Jordan. Ang hindi ko lang nagustuhan ay ang pakikialam niya sa desisyon namin ni Jordan na huwag muna akong magtrabaho. Kahit pa suggestion lamang ang sa kanya ay hindi ko pa rin nagustuhan ang paraan niya ng pagkakasabi noon. Hindi ko na lang pinaliwanag sa kanya ng husto at baka isipin niya na sinasagot ko siya. Simula nang sabihin sa akin ng mama ni Jordan na huwag na akong tumulong kay Manang Sally ay mas nakapagpahinga na ako ng maayos. Nakakadalaw na ulit ako sa pamilya ko kapag weekend at kasama ko palagi si Jordan. May sariling kotse naman si Jordan kaya hindi kami nahihirapan sa biyahe. Habang nasa biyahe papunta sa pamilya ko ay naungkat niya ang napag-usapan namin ni Mama Aida. Love, ayaw mo bang magtrabaho? Sayang kasi yung napag-aralan mo para makapag-ipon tayo ng mabilis, ang turan pa ni Jordan. Eh bakit parang nagbago ang plano mo? Hindi ba ang plano natin ay mag-anak muna? Pagkatapos kapag 3 years old na siya, ay saka ako magtuturo? Teka, sinabi ba sa'yo ng mama mo na dapat ay magtrabaho na ako? Tanong ko sa kanya. Tumango si Jordan. Oo eh, in-explain niya sa akin ang magagandang may dudulot kung parehas tayong nagtatrabaho. Wala ka rin naman daw ginagawa sa bahay, sagot ng aking asawa. Jordan, may ginagawa ako sa bahay ninyo. Nakikita mong tumutulong ako kay Manang Sally pero pinagsabihan ako ng mama mo na tigilan ko na yon. Pinigil kong magtaas ng boses, Papa Dudut. Concern lang si mama sa future natin, love. May point siya kaya huwag nating mamasamain ang mga sinasabi niya. Giit pa ni Jordan. Okay, hayaan mo't maghahanap ako ng trabaho. Malamig kong pagpayag. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag sa biglaang pagbabago ng plano ni Jordan para sa amin. Hindi naman sa iyo kung magtrabaho, Papa Dudut. Kaya nga lang ay nakaset na sa utak ko ang nauna naming napag-usapan. Tapos nang dahil sa kinausap siya ng Mama Aida ay bigla niya yung binago. Pakiramdam ko tuloy ay nainsulto si Mama Aida nang hindi ko sundin ang suggestion niya kaya gumawa siya ng paraan upang sa huli ay siya pa rin ang masunod. Kaya ng mga sumunod na araw ay naging abala na ako sa paghahanap ng eskwelahan na pwede kong pagturuan. Makalipas nga lang ang mahigit isang buwan ay nag-asikaso na ako ng mga requirements sa school na papasukan ko. Ngunit parang hindi yata talaga nakadakda na ako ay magtrabaho. Isang pangyayari ang pumigil upang ako ay makapagturo na Papa Dudut. Isang umaga kasi ay nakaramdam ako ng pangangasim ng sikmura. Sobrang bigat ng aking pakiramdam at tinatamad akong magkikilos. May pasok si Jordan kaya wala akong mapagdaingan. Ayoko namang magsabi sa aking biyanan at baka isipin niya na nagiinarte ako. Kaya ang ginawa ko ay tinawagan ko ang aking nanay at sinabi ko sa kanya ang aking nararamdaman. Jenna, hindi kaya buntis ka na?
Abi ganyan na ganyan ako nung ipinagbubuntis kita. Turan pa ni nanay. Lumakas ang kabog ng dibdib ko, Papa Dudut. Totoo ba yan, nay? Sa tingin mo ay buntis ako? Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit naging irregular bigla ang aking menstruation? Tanong ko pa. Eh baka nga, Jenna. Ang mabuti pa ay bumili ka ng pregnancy test kit. Meron noon sa mga butika. Bilisan mo at nang malaman ko na kung magkakaroon ako ng apo sa iyo. Masaya ang sabi pa ni nanay. Kahit masama sa pakiramdam ay excited pa rin akong umalis ng bahay para magpunta sa butika. Tatlong pregnancy test kit ang binili ko, Papa Dudut, para sigurado ako sa magiging resulta. Pagka-uwi ay agad kong ginamit ang mga binili ko at doon ko nalaman na tama ang hinala ng aking nanay. Puro positive ang ibinigay na resulta ng mga test kit. Naiyak pa nga ako sa sobrang tuwa sa banyo. Walang paglagya ng aking kaligayahan ng sandaling yon, Papa Dudut. Hindi na ako makapaghintay na sabihin kay Jordan na sa wakas ay nagbunga na ang aming pagmamahalan. Hindi ko muna sinabi kay Jordan ang tungkol sa paggamit ko ng pregnancy test. Puro man positive ang naging resulta ay mas gusto ko pa rin na makasigurado kaya pumunta ako sa ospital para magpa-check up. Doon ay nalaman kong 3 months pregnant na pala ako. Yun palang dahilan kung bakit marami ako napapansin na pagbabago sa aking katawan. Lalo na sa aking pagkain. Bigla akong naging maganang kumain kahit na hindi ko gusto ang ulam ay napaparami pa rin talaga ako. Siguro ay dahil sa dalawa na kami. Ako at ang magiging anak namin ni Jordan. Masaya akong umuwi at napagalitan pa ako ni Aida kasi umalis daw ako nang hindi nagpapaalam. Wala siyang kalam-alam na sa ospital ako galing. Dahil sa magandang mood ko ay hindi umubra ang pagtataray ng biyanan ko sa akin. Nahintay ko si Jordan na makauwi at sa hapunan ay doon ko sinabi sa kanilang lahat na buntis ako. Ipinakita ko pang resulta ng test sa aking doktor para merong katibayan. Mangiyak-iyak ako nang makita kong tuwang-tuwa ang asawa ko sa magandang balita na aking sinabi. Nagtatalon siya at napaiyak na rin. Naging masaya rin naman sina Aida at Alice sa akin pero parang hindi totoo yung kasiyahan nila. Nang dahil sa pagbubuntis ko ay hindi ko na itinuloy ang pagtuturo ko sana. Nakakalungkot man na hindi ko muna magagawang makapagturo sa school ay masaya pa rin ako dahil may isang anghel kaming hinihintay ni Jordan. Sa kayo naman talaga ang orihinal naming plano. Anak muna bago ako magtrabaho. Nakialam lang talaga ang nanay ng asawa ko, Papa Dudut, pero ganun pa man ay kinalimutan ko na yon. Iniisip ko rin na baka ang sanggol na unti-unting nabubuo sa aking sinapupunan ang magiging daan upang maramdaman ko kina Aida na tanggap na nila ko. May mga kwento kasi akong naririnig na ganon. Sa una raw ay ayaw sa kanila ng biyanan nila pero nang magkaroon na ng anak ay bigla raw bumabait ang biyanan. Pero parang kabaligtaran ang nangyari, Papa Dudut. Mas tumindi ang pagpapahirap sa akin ni Aida, talagang nagtandem pa sila ni Alice. Minsan ay nagkaroon ng birthday party sa bahay ni na Jordan, karawan ng anak ni Alice. Pinaghandaan nila yon kaya medyo magarbo. Maraming bisita at handang masasarap na pagkain. Sumakto ng araw na yon na may pasok naman si Jordan. Hindi ko tuloy alam kung ano ang aking gagawin. Tutulong ba ako sa kanila sa pagluluto at pag-aasikaso ng mga bisita o ahayaan ko na lamang sila kagaya ng sinabi sa akin noon ni Aida. Pero dahil sa sobra akong na out of place kasi hindi ako pinapansin ni na Alice at Aida ay nagkulong muna ako sa kwarto. Lumabas lamang ako nang magutom ako para magmeryenda ng bandang hapon. Marami pa ring tao. Nabawasan na ang mga bata at halos matatanda na ang natira at may mga nagsimula na rin na mag-inom sa salas at sa harapan ng bahay. Habang mag-isa akong kumakain sa kusina ay dumating si Aida. Napansin ko na sumimangot siya nang makita ako. Mas lalo tuloy akong nailang kaya binilisan ko ang pagkain at nang matapos ay bumalik na ulit ako sa kwarto. Pakiramdam ko tuloy ay sampid lamang talaga ako sa pamamahay na yon, Papa Dudut. Sa kwarto ko hinintay ang aking asawa,
Gabing-gabi na nang dumating si Jordan. Nag-OT pala siya at hindi na ako nasabihan dahil ang dami niyang kailangan tapusing report. Nagtataka siya kung bakit nasa loob ako ng kwarto at hindi nakikihalubilo sa mga bisita. Aniya, karamihan sa mga bisita ay kamag-anak ng nanay niya na nanggaling pa sa malayong lugar. Kaya dapat ay nakikipag-usap ako sa kanila. Hindi ko naman masabi na hindi ako pinakilala ni Aida o Alice sa mga kamag-anak nila. Hanggat maaari kasi, Papa Dudut, ay ayaw kong may masabing masama kay Jordan tungkol sa pamilya niya dahil baka lumabas na ako ang naninira. Inaya ako ni Jordan na lumabas. Nagpasabay siya sa akin na kumain at pagkatapos ay ipinakilala na niya ako sa mga kamag-anak nila na naroon. Nasa isang malaking bilog na lamesa ang mga ito at nagiinuman. Ang ganda pala ng napangasawa mo, pamangkin. Ang swerte mo talaga pagdating sa babae. Magparami na kayo para dumami ang maganda at gwapong lahi natin. Ang turam pa ng tito ni Jordan. Buntis na po itong si Jenna, tito. 3 buwan na. Pagmamalaki pa ni Jordan. Yan, ganyan. Ganyan nga, pamangkin. Pagkaanak ng asawa mo ay buntisin mo na kaagad, ha? Ang turan pa ng tito ko. Nagtawanan ng lahat. May family planning po dapat, tito. Giit pa ni Jordan. Naku, hindi na uso yan. Habang maganda ang lumalabas na bata ay anak lang ng anak, ang sabi pa ni Tito Jordan. Maya-maya ay nakaupo na rin si Jordan sa nagiinuman niyang kamag-anak. Nagpatuloy ang usapan nila at tumagal ang topic nila sa masela na tema. Hindi sa pagpapanggap na malinis, pero hindi kasi ako sanay sa ganong klase ng usapan. Kaya nang hindi na ako makatiis ay binulungan ko na si Jordan na matutulog na ako. Aniya, mamaya pa siya at makikibanding muna siya sa mga kamag-anak niya. Wala raw siyang pasok bukas kaya ayos lang na mag-inom siya. Nakatulog agad ako sa pagkakahiga ko sa kama. Mabilis talaga akong antukin simula nang mabuntis ako. Nalipungatan ako nang tumabi si Jordan sa akin. Lasing na lasing siya at hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Hindi ko gusto ang amoy ng alak na sumisingaw sa katawan niya. Tahimik na sa labas at mukhang tapos na ang inuman. Sumili pa ako sa bintana upang makasigurado. Wala nang tao sa labas. Bumangon ako upang uminom ng tubig sa kusina at naisipan ko rin na punasan si Jordan ng maligamgam na tubig para maginhawa ang kanyang pakiramdam. Pagkabukas ko ng pinto ng kwarto ay narinig ko si Aida na may kausap na isang babae sa salas. Isa yata sa mga tita ni Jordan. At ayon sa pag-uusap nila ay nalaman kong doon pala ito matutulog dahil hindi na kayang mag-drive ng lasing nitong asawa. Baka raw maaksidente kaya mas mabuti na nag-iingat. Imbes na pumunta sa kusina ay nagpaka-chismosa muna ako at pinakinggan ko ang kanilang pag-uusap. Naka-jackpot si Jordan sa napangasawa niya, no? Ang ganda-ganda. Parang artista eh. Sure ako na paglabas ng anak nila ni Jordan ay maganda o gwapo. Pakli ng tita ni Jordan. Makapagsalita ka naman ng jackpot dyan, eh mas gwapo naman si Jordan kaya patas lang. Si Jenna, naka-jackpot ka mo. Aba, wala siyang ginagawa rito sa bahay, buhay rin na yan. Sobrang tamad. Nakita mo ba kaninang tumulong sa amin ni Manang Sally at Alice? Hindi ba hindi? Pabulong na turan pa ni Aida. Sa sobrang tahimik ng gabi, kahit pabulong silang mag-usap ay nadinig ko ang kanilang mga sinasabi. Oo nga, no, napansin ko yan. Saka hindi rin lumalabas. Hindi ba niya naisip ang mga tita at tito ni Jordan ang nandito? Hindi marunong makipag-socialize, ang sabi ng tita ni Jordan. Suplada ka mo. Akala niya yata ay kami ang dapat na makisama sa kanya. Siya ang dapat na makisama sa amin dahil nakikitira lamang siya dito. Wala na kang ambag. Tamad-tamad pa. Dagdag pa ni Aida. Kaya pala nakita kitang natatawa nang sabihin kanina na sa inuman ang swerte ni Jordan sa asawa niya. Yun pala ang dahilan. Ang sabi pa ng tita ni Jordan. Napansin mo pala? Nako, ayoko na lang magsalita kanina at baka sabihin ay sinisiraan ko siya. Baka kapag nalaman ni Jordan ang ugali ni Jenna na yon, eh kapag wala siya ay hiwalayan na kaagad. Aba,
Kilala mo si Jordan. Lahat ng sabihin ko ay ginagawa niya dahil alam niya na kapakanan niya lang ang iniisip ko. Naaawa lang talaga ako sa Jenna na yon at buntis ang wika pa ni Aida. Saka kanina wala siyang kaimik-imik no? Parang ang taas ng tingin niya sa sarili. Maganda nga pero pangit naman ang ugali, ang sabi ng tita ni Jordan. Kung makapagsalita naman sila ay parang kilalang kilala nila ang buo kong pagkatao. Sobra akong nasaktan sa mga narinig ko, Papa Dudut. Ang sama-sama ng loob ko kay Aida. Hindi ko na kinaya kaya bumalik ako sa higaan. Hindi na ako uminom ng tubig at tahimik akong lumuluha. Wala akong ideya na kaya yung sabihin ng biyanan ko sa tita ni Jordan. Bakit kailangan niya akong siraan? Hindi ba niya alam na kaya hindi ako lumalabas ay sobrang pagkailang ang nararamdaman ko dahil sa ipinapakita nila sa akin? Pakiramdam ko talaga ay hindi ako kailanman magiging parte ng pamilya ng aking asawa. Nang dahil na rin sa mga narinig ko ay bumalik na ako ulit sa pagtulong kay Manang Sally. Wala sa paglalaba, paglilinis ng bahay at kahit pagluluto ay tumutulong ako. Hindi na ako pinakialaman pa ni Aida. Akala ko ay wala na siyang masasabi sa akin pero isang gabi, bago kami matulog ni Jordan ay nagulat ako nang bigla niya akong pinagsabihan. Love, hindi ba sinabi ko na sa iyo dati na huwag ka nang magkikilos dito sa bahay? 4 months na ang tiyan mo kaya dapat nag-iingat ka. Ang tigas naman ng ulo mo eh. Para rin sa iyo at sa bibi natin ang sinasabi ko, paninermon pa ni Jordan sa akin. Nagsumbong ba si Mama Aida sa iyo? Tanong ko. Kung pagsusumbong ang tawag mo sa ganun ay oo. Sinabi niya na panay ang tulong mo kay Manang Sally lalo na sa paglalaba. Minsan ay makinig ka kay Mama at ang kabutihan niya lang ang iniisip mo. Kagaya ng ginagawa ko, turan pa ni Jordan. Medyo natawa ako sa mga sinabing yon ng aking asawa, Papa Dudut. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na sa bunganga mismo ng nanay niya nang galing na tamad ako at buhay reyna sa pamamahay nila kaya muli akong gumagawa ng mga gawaing bahay kahit nabuntis ako. Ayoko kasi talaga nang may nasasabi ang nanay niya sa akin. Hindi mabibigat ang mga gawain na ginagawa ko, love. Saka tulong lang ang ginagawa ko at hindi ako gumagawa ng mag-isa. May nakapagsabi rin kasi sa akin na maganda sa buntis ang kumikilos kahit papaano. Pangangatwiran ko pa. Love, kanino ka ba makikinig? Kay Mama at sa akin o sa nagsabi sa'yo? Sabihin na natin maganda ang kumilos ka pero ang iniisip kasi namin ay yung aksidente. Paano kung madulas ka habang naglalaba? Love, hindi natin alam kung kailan magaganap ang isang aksidente. Nakukuha mo ba ang ibig kong sabihin? May pag-aalala lang tura ni Jordan. Sumang-ayon na lamang ako kay Jordan, Papa Dudut, nang hindi sinasabi ang tungkol sa mga narinig kong pag-uusap ng tita niya at ni Aida. Noong gabi ng birthday ng anak ni Alice, Papa Dudut. Ayoko kasi talaga na maging dahilan para magkaroon ng lamad ang relasyon ng asawa ko sa kanyang nanay. Palagi kong sinasabi sa aking sarili na hanggat kaya kong magtiis, ay magtitiis ako hanggang sa magkaroon na kami ng sariling bahay. Ang gusto ko ay aalis ako ng bahay ni Aida na alam ko sa aking sarili na wala akong atraso sa kanila. Paminsan-minsan ay narinig ko pa rin si Aida at si Alice na nagpaparinig sa akin kapag wala akong ginagawa sa bahay. Madalas ay kapag wala si Jordan, kapag ikilos naman ako ay baka magsumbong na naman sila sa aking asawa. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa bahay na yon, Papa Dudut. Ayoko sanang ma-stress lalo na at nagdadalang tawa ko pero hindi ko maiwasan. Palagi rin pinaparamdam sa akin ni na Aida na hindi ako belong sa kanila. Kapag lalabas sila ay hindi nila ako inaaya kahit sa simpleng kwentuhan ay hindi nila ako sinasama. Sa bagay mukhang ako palagi ang topic nila kaya bakit nga naman ako isasama sa usapan, hindi ba? May isang pagkakataon pa nga na nagkaroon ako ng spotting at kaunting pagdurugo. Takot na takot ako dahil akala ko ay may mangyayari ng hindi maganda sa baby ko. First time kong nabuntis kaya wala akong kalam-alam kapag may nangyayaring ganon kaya sobra akong natakot.
Wala si Jordan kaya kinapalan ko na ang aking mukha at humingi ako ng tulong kina Aida at Alice. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto at nakita ko sila na nasa labas ng salas ng umagang yon habang may pinapanood sa TV. Mama, ate, may nakita akong dugo sa underwear ko. Natatakot po ako. Samahan niyo po ako sa ospital, please. Nanginginig sa takot kong pakiusap sa kanilang dalawa. Tinignan nila akong dalawa nang wala akong nakitang pagkataranta o pagkabahala sa kanilang mukha. Wala yan. Normal yan sa buntis. Pabali walang turan pa ni Aida. Ganyan din yung friend ko nung buntis siya. Kasalanan mo yan eh. Sipagsipagan ka kasi. Mataray na dugtong pa ni Alice. Patuloy ako nakiusap sa kanila pero pinilit nila na normal ang pagdurugong nangyayari sa akin, Papa Dudut. At nang sa tingin ko ay wala na silang balak na tulungan ako ay pinuntahan ko si Manang Sally sa laundry area dahil alam ko na naglalaba siya. Kay Manang Sally ako nakiusap at walang pagdadalawang isip na iniwan niya ang labahan para samahan niya ako. Kaya lang nang makita siya ni Aida na sasamahan ako ay pinigilan niya si Manang Sally. Bumalik ka sa ginagawa mo, Manang. Huwag mong kinukonsinti ang pagiging OA ni Jenna, bulyaw ni Aida sa kasambahay. Pero kawawa si Jenna, ang tura ni Manang Sally. Mas kawawa ka kapag tinanggal kita sa trabaho kasi hindi mo tinapos ang nilalabhan mo, pabulyaw na sabi ni Aida. Walang nagawa si Manang Sally kundi ang sundin ang kanyang amo. Kaya kahit mag-isa ay pumunta rin ako sa ospital. Pero hindi yon pagiging OA, pero first time mommy kasi ako. Iba yung takot at kaba ko ng araw na yon dahil sa naranasan kong spotting. Ayaw ko lang umasa sa mga sinabi ni na Aida na normal ang nangyari sa akin. Gusto kong makasiguro na ligtas ang baby ko. Papa Dudut, naiintindihan ko po si Manang Sally kung bakit hindi na niya ako sinamahan pagpunta ng ospital. Ang hindi ko maintindihan ay sina Aida at Alice. Ganun ba sila kagalit sa akin para hindi nila ako tulungan? Ano ba ang nagawa ko sa kanila para awayin nila ako ng ganon? Sa pagkakatanda ko ay wala akong naging atraso sa kanila. Pilit ako nakikisama ng maayos sa kanila pero parang lahat ng gawin ko ay mali sa paningin nilang dalawa. Kahit ang babaeng doktor na tumingin sa akin ay naawa dahil mag-isa akong nagtungo sa ospital. Naiiyak na ako noon pero pinigilan ko dahil mas magmumukha akong kawawa. Nakahinga na ako ng maluwag nang sabihin ng doktor sa akin na maayos ang baby sa aking tiyan at ang spotting ay maaring dulot ng sobrang stress. Pinayuhan niya ako na huwag masyadong magpapakastress. Pero parang ang hirap na ma-achieve yon sa bahay ni na Aida. Pagbalik ko sa bahay ay tinawanan pa ako ni na Aida at Alice kasi masyado raw akong OA at hindi ako naniwala sa kanila. Hindi ko na lamang sila sinagot at baka hindi na ako makapagpigil at baka kung ano pa ang masabi ko. Pagdating ni Jordan ay inunahan ako ni Aida na magsabi ng nangyari sa kanya. Yung asawa mo, Jordan, dinugo ng kaunti kanina. Sinabihan ko yan palagi na huwag na magkikilos dito sa bahay. Pero ang kulit, masyadong nagpapabibo. Sumbong ni Aida kay Jordan. Love, totoo ba yon? Dinugo ka kanina? Nag-aalala ang tanong ni Jordan. Oo, pero ang sabi ng doktor ay dahil sa sobrang stress kaya ako nagkaroon ng spotting. Pero ayos naman ako sa kasi baby, paliwanag ko. Gumagawa ka pa rin ba sa mga gawaing bahay dito? Hindi ba sinabihan na kita? May inis na pagsasalita ng aking asawa. Love, hindi nga dahil doon kaya ako nag-spotting dahil nga sa stress. Hindi mo ba ako narinig? Naiinis kong tugon. Stress, kartehan lang yan. Ako nga na ang daming iniisip ay hindi na i-stress. Saka malay ba namin kung ganyan nga ang sinabi ng doktor? Ang singit pa ni Aida. E di sana sinamahan niyo ko para alam ninyo ang sinabi sa akin ng doktor, ma. Para alam niyo na hindi ako nagsisinungalin. Sagot ko sa aking biyanan, medyo hindi na ako nakapagpigil pa, Papa Dudut. Hoy Jenna, huwag mo sinasagot ng ganyan si mama ha, ang kapal naman ang mukha mo. Kaming ang anak eh, hindi kami nagtataas ng boses.
bulyaw ni Ale sa akin. Alam ko na mali ang paraan ng pagkakasagot ko kay Aida, Papa Dudut. Pero hindi ko na kasi kaya ang paggawa nila ng kwento para ako ang maging masama sa paningin ni Jordan. Maraming beses na nila akong ginawan ng kwento pero nanahimik na lamang ako. Nang maramdaman ko na mapapaiyak na ako ay umalis na ako sa hapagkainan at nagpunta na ako sa kwarto para doon umiyak. Masakit na hindi man lang ako pinagtanggol ni Jordan. Kilala niya ako, Papa Dudut. Matagal kaming magkasama ni Jordan kaya sana ay alam niya na hindi ako nagsisinungaling na tao. At dahil nga sa pangyayaring yon ay mas tumaas ang tensyon sa pagitan ko at ng pamilya ni Jordan. Si Manang Sale ay parang iwas na rin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dahilan pero ang aking hinala ay kinausap ni na Aida ang kasambahay nila na huwag na akong kausapin pa. May mga kasama man ako sa bahay ay para pa rin akong nag-iisa. Wala akong makausap kapag wala si Jordan. Hindi na ako komportable. Kapag kasabay ko silang kumain ay parang nahihiya ako at mas lalong naging dinumero ang aking galaw. Ang akala ko noon ay sina Aida at Alice lamang ang aking magiging problema pero dumagdag naman ang anak ni Alice na si Carla. Hindi yun ang totoong pangalan ng bata, Papa Dudut. Noon pa man ay napansin ko na ang pagiging makulit ni Carla. Napansin ko rin na masyado siyang spoiled kay Alice at kahit si Alice ay hindi kayang kontrolin ng anak kapag ito ay nagwawala na. Nagwawala kasi si Carla kapag hindi na pagbibigyan ang gusto. Kaya kahit anong gusto ko maging malapit sa pamangkin na yon ni Jordan ay nahihirapan ako, Papa Dudut. Alam ko na normal sa ibang bata ang pagiging pilya pero ibang level kasi ang kapilyahan ni Carla. Pero kahit napapaano ay sanay na ako kay Carla. Kapag alam kong nagwawala siya ay pumapasok na ako sa kwarto dahil may tendency na saktan niyang kahit na sinong mapagtripan niya. Noong nasa ika-anim na buwan na ako ng aking pagbubuntis ay doon pa lamang ako nakapag-ultrasound para malaman namin ang kasarian ng aking baby. Sinamahan naman ako ni Jordan, Papa Dudut. Ayaw niya kasi na mawala siya sa mahalagang parte na yon ng aking pagbubuntis. Tuwang-tuwa kami ni Jordan nang malaman naming lalaki ang aming magiging first baby. Parehas kasi kami ng gusto na lalaki ang maging gender ng aming unang anak. Pero wala ring problema kung magiging babae, Papa Dudut. Kung ano ang ipagkaloob sa amin ng Diyos ay buong puso naming tatanggapin. Pagbalik sa bahay ay agad na sinabi ni Jordan kina Aida at Alice na baby boy ang aking ipinagbubuntis. Nag-congratulate sila pero kay Jordan lamang na parabang si Jordan ang mag-isang gumawa ng bata. Doon na biglang nagwala si Carla. Bigla siyang nagalit at nagsisigaw siya na ayaw niya ng baby boy. Ang gusto raw niya ay baby girl. Kinausap siya ni Jordan ng mahinahon na paraan pero mas lalong nagwala ang bata. Ang akala ko ay napakalma na siya ng kanyang tito pero pagsapit ng hapon habang nakahiga ako sa lapag ng salas at nanonood ng TV ay nagulat ako nang biglang tinalunan ni Carla ang aking tiyan. Mabuti at nakita ko ang gagawin niya kaya nasa loko siya. Pero may puwersa pa rin na dumiin sa aking tiyan. Napasigaw ako sa sobrang sakit, Papa Dudut. Ang una kong inisip ay ang bata sa aking sinapupunan. Nagdilim ang paningin ko at napalo ko sa braso si Carla at hindi ko itatanggi na napakalakas ng pagpalo ko sa kanya. Umatungal nang umatungal si Carla at doon ay dumating si Alice at si Aida. Imbis na akong namimilipit sa sakit ang tinulungan nila, ay si Carla pa na umiiyak dahil sa aking pagpalo ang kanilang pinuntahan. Agad na nagsumbong si Carla sa nanay at lola niya, galit na galit ang dalawa sa akin. Walang iya ka? Wala kang karapatang paluin ang anak ko, ha? Sigaw ni Alice sa akin. Tinalunan niya ang tiyan ko, kaya ko siya pinalo. Hindi ko siya papaluin kung walang matinding dahilan. Pagpapaliwanag ko. Hindi nga namin yan sinasaktan tapos ikaw eh nasampid lang ang mananakit sa apo ko. Gusto mo bang ipakulong ka namin sa kasong child abuse? Pananakot pa ni Aida. Ma, ang sakit ng tiyan ko. Dalhin niyo na ako sa ospital, please. Namimilipit sa sakit na pakiusap ko. Bahala ka sa buhay mo. Kasalanan mo yan, Jenna. Alam mong may bata kang kasama sa bahay.
Sa sahig ka pa talaga nahiga ang turan pa ni Aida. Sa pangalawang pagkakataon ay hindi na naman nila ako tinulungan, Papa Dudut. Dahil nasa trabaho si Jordan at alam kong hindi ako tutulungan ni Manang Sally ay ako na lamang ang nagkusa. Pero dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko ay humingi ako ng tulong sa kapitbahay na isang nanay. Sa kanya ko naramdaman ang pag-alala at concern na sana ay nakukuha ko kina Aida at kay Alice. Dinala niya ako sa ospital at abot langit ang aking pasasalamat nang malaman ko na ayos lang ang aking baby. Hindi ko kasi talaga alam ang gagawin ko kay Carla kung sakaling may masamang mangyari sa anak ko. Baka makalimutan kong pamangkin siya ng aking asawa. Ibang usapan na kapag anak mo na ang involved. Dumating si Jordan sa ospital habang nagpapahinga ako sa hospital bed. Nagwo-worry siya sa akin at sa baby namin. Alam na raw niya ang nangyari at kagaya ng aking inaasahan ay ako ang sinisi niya. Bakit kasi nahiga ka sa sahig, love? Kilala mo naman si Carla, sobrang likot ng batang yun, ang sabi pa ni Jordan. Ayoko na munang umuwi sa bahay ninyo, Jordan. Hindi na ako ligtas doon. Sa amin na muna ako. Mas mababantayan ako ni nanay doon. Walang gana kong sagot. Love, ayoko. Gusto ko na uuwi ako sa isang bahay na makikita ka. Saka naalagaan ka naman ni mama at ate sa bahay. Turan pa ni Jordan. Wala ka talagang alam sa mga nangyayari sa akin sa bahay ninyo. Kapag wala ka, no? Hindi mo alam kung paano ako pinakikitunguhan ng nanay at ng ate mo. Jordan, nakikisama ako ng maayos sa kanila. Pero sila itong pilit akong pinagtutulakan palayo. Hindi ko na kayang tumira sa isang bahay na ayaw sa akin ng mga may-ari. Final na ang decision ko. Doon muna ako sa amin. Kung gusto mo na magkasama tayo, doon ka na rin tumira sa amin. O kaya ay kumuha ka ng maliit na apartment. Basta ayaw ko nang makasama ang nanay at ang ate mo. Madiin kong sabi sa aking asawa. Sinabi ko na rin kay Jordan ang lahat ng mga ginawa ni na Aida at Alice sa akin, Papa Dudut. Pagod na akong protektahan kay Jordan ang dalawang babaeng yon. Ano ba ang nakukuha kong kapalit ng pagtatakip ko sa kanila? Puro pasakit lang naman. Mas mabuti pang sa amin na lamang ako dahil bukod sa hindi ko na kayang pakisamahan ang aking biyanan at kapatid ng aking asawa, ay natatakot na rin ako sa kaligtasan ng aking anak. Papa Dudut, paano kung maulit ang ginawa ni Carla sa akin? Hihintayin ko pa ba na may mangyaring masama sa anak ko? Hindi na. Pagod na ako at gusto kong makasundo ang pamilya ni Jordan pero kung sila ang ayaw sa akin ay wala na akong magagawa pa. Hindi ko na ipagpipilitan ang aking sarili sa kanila. Kaya nang makalabas ako ng ospital ay wala nang nagawa si Jordan na mag-impake ako ng mga gamit ko. Nang paalis na ako ay hinarangan ako ni Aida. Bakit ka aalis? Masyado mong dinamdam ang ginawa ni Carla? Eh Diyos ko Jenna, bata lang yun. Nagagalit na sabi ni Aida. Hindi lang po si Carla ang dahilan ma. Alam nyo sa sarili ninyo kung bakit ako aalis sa bahay ninyo. Sagot ko. Eh paano ang apo ko? Paano ko siya makikita kapag lumabas na siya? Tanong nito. Welcome po kayong bisitahin siya sa bahay namin. Huwag po kayong mag-alala dahil tao pong tumanggap ang pamilya ko. Hindi ko po ipaparanas ang pinaranas ninyo sa akin kapag kayo na ang nasa bahay namin. Matapang kong tugon. Papa Dudut, sa ngayon ay kabuuan ko na at ilang araw na lamang ay lalabas na ang unang anak namin ni Jordan. Hindi na ako makapaghintay na masilayan ang aking anak at nakatira pa rin po ako sa mga magulang ko. Mas kampante ako dito at hindi na rin ako nai-stress. Alam ko na mahal ako ni Jordan kaya lang ay hindi talaga niya kayang umalis sa palda nito. Kaya ang nangyayari ay dinadalaw na lamang ako ni Jordan kapag wala siyang pasok. Ang sabi niya ay naghahanap na rin daw siya ng bahay na mauupahan para doon na kami kapag nakapanganak na ako. Pinag-iisipan ko pa ang sinabing yon ni Jordan. Siguro kung maninirahan man kami sa isang bahay ay isasama ko ang aking nanay para merong mag-aalaga sa akin at sa anak ko. Mas makakabuti para sa akin ang ganon. Mas panatag ang aking pag-iisip, Papa Dudut. Dito na lamang po pala ang aking sulat at humihingi po ako ng pabor sa mga listeners po ninyo. Na sana'y isama nila sa prayers nila na maging ligtas ang delivery ng aking first baby.
at sana'y maging maayos na ang relasyon ko sa nanay at kapatid ng asawa ko. Pero alam ko na sa ngayon ay malayo pang mangyari yon. Maraming salamat pala sa iyo, Papa Dudut. Mag-ingat ka palagi. Lubos na gumagalang, Jenna. Maswerte ngang masasabi kapag kasundo mo ang pamilya ng iyong napangasawa. At hindi rin natin maitatanggi na may kagaya ng sitwasyon ni Jenna. Para kay Jenna, mabuti na rin na ikaw ang kusang lumayo para sa kakatahimik ng lahat. Pero sana'y dumating ang panahon na maging maayos na ang lahat sa pagitan mo at sa pamilya ni Jordan. Marahil ay hindi ka pa nila lubos na kilala kaya naging ganon ang pakikitungo nila sa'yo. Sana ay maging bukas ang puso at isipan nila para ikaw ay kanilang kilalanin. Para malaman nila kung gaano kaswerte si Jordan na ikaw ang kanyang napangasawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.